May magkano mais uli? 25 po yun. Magkano? 25. 25. Itong puti? 20. Sige pare, bigyan mo ako tigisa. Magkano mahal ka rin? Hindi, wag. Huwag mo nilagyan ng asin. Bawal ang asin. High blood. Nagtanong ka na pare, nagtitinda rito mais. Ha? Gano'ng katagal ka nagtitinda ng mais dito? Tagal na rin, ano? 10 years na yan. Ang tangin mo, 16 years na rin siya nagtitinda ng mais. Magtrabaho, hindi mo lang ako nakapag-aral. Hindi nga nag-aral. Kaso malakas naman kumita. Pero yun lang, nanaghihintay lang sa bigay ng Panginoon. Yung mga taga-opisina, sigurado. Tama yun. Ayan. Isang sweet corn at saka isang puti. Merienda ngayong hapon. Hare, thank you. Hello fellow grower, magandang araw po and welcome to my channel, The Late Grower. Ang topic natin ngayon ay mais. Ito pong nasa video ngayon ay nilagang mais at mahilig ang kumain ito. Kaya lang, medyo mataas na ang presyo pag bibili ka ng nilagang mais. No? Halimbawa, kagaya ng nakita nyo sa video, 25 pesos itong sweet corn, 20 pesos naman itong kulay puti na mais. So naisip ko, bakit kaya hindi ako magtanim ng mais? Ayan. So sa video ng ito, magpapatubo tayo ng mais sa container. Okay, so pagdating naman sa mga buto ng mais, makakabili tayo nito sa mga poultry or agricultural supply. Pwede tayong magtanong doon, pero kung gusto nyong sigurado, pwede kayong pumunta sa either handyman or Ace Hardware. Meron din sa bandang vegetable section ng mga supermarket. Meron silang standy doon na kung saan may mga binibentang iba't ibang klaseng buto kasama na ang mais. So dito, sa isang pakete ng buto ay marami ka nang makukuha. Ito oh. Ayan. Sa pagpapatubo ng buto ng mais, pwede nyo siyang umpisahan sa baso, pwede rin sa paper towel method. Pero pag sa akin po, ang mas gusto ko ay direkta nang ilagay sa kanyang permanent container. Ito kasing buto ng mais, pagka tumubo ay mayroong mahabang ugat. Pag sibol niya, meron kagad mahabang ugat na pumapailalim. At pag sa baso inilagay, ang tendency ng ugat na yon ay umikot sa baso. So, kaya naman ang ginagawa ko para maiwasan yung pag-ikot or pag-root bound ng kanyang main root, ay dinediretso ko na sa kanyang container. So, yung container naman niya, minimum po dapat niyan pagka isang mais ay around 4 gallon. Ngayon, pagka magtatanim ka ng dalawa o tatlong mais, mas advisable po mga 6 to 7 gallon ang laki ng container. Yung container niya dapat ay may butas sa ilalim pati na rin sa gilid. So, pwedeng sa ilalim lang. Pero mas maganda kung lalagyan sa gilid kasi malaki yung timba niya, mataas, para makatulong sa kanyang drainage. So, direkta na agad ang pagtatanim sa kanya, sa kanyang permanent container. At ganito lang ang ginagawa ko sa isang lugar sa timba, maglalagay ako ng tatlong butil. Yan po, ganyan lang. And then itutusok lang siya ng mga isang pulgada. Katusok ng isang pulgada ay ibaon na siya, takpan na siya ng lupa at basain. Yan. Kailangan lang po basain natin para ma-trigger yung germination. Ang lupa na ginamit ko dito ay 50% clay soil, 25% ng ipa ng bigas, at 25% na compost. Okay, so yung po kasing mais, kaya niyang tumubo sa clay soil actually. Kasi matitibay ang ugat niyan, malalaki ang ugat niya, kaya niyang mag-penetrate. At ang mais ay isang klase ng pananim na pang tag-araw.
Hindi siya dapat actually tinatanim sa tagulan. Pero dahil malapit nang pumasok ang tagulan, itinanim ko siya sa lupa na madaling mag-drain ang tubig. So yung ipa ng bigas ay nakakatulong para ma-aerate ang soil, maging buwaghag, at para madaling dumaan ang tubig. Pwede nang ilagay ang timba sa direktang naarawan para pag sibol ng mais ay makatanggap na agad siya ng liwanag at para hindi na tumangkad yung kanyang pagsibol. At pagkatapos ng ilang araw ay meron ka nang makikitang sibol sa iyong itinanim na mais. So halimbawa po, itong mais na ito ay itinanim ko noong May 14. So ito po, isang linggo pa lang. Actually, on the 4th day, sumibol na siya eh. Sumibol na. So bali isang linggo pa lang itong mula nang itanim ko siya, pero eto na ang meron na siyang mga sibol. At doon sa tatluhan na inilabas ko, ayan, meron tatlong lumabas, tatluhan. Eto na, sobrahan niya ang patako dito, ay 5 ang lumabas sa kanya. Ayan. Ngayon, pag nasa ganito kalaking timba, sabi ko nga mga 6 to 7 gallons ang capacity. Mas maganda po dito ang 2 hanggang 3 mais lang. So ang gagawin ko dito, pagka lumaki-laki pa siya, ay babawasan ko siya kung sino yung pinakamalusog sa bawat lugar niya ay siya kong iiwan. Para naman sa isang timba ay 3 lang ang lalaki at hindi sila masyadong mag-aagawan sa sustansya. Maganda ang germination rate ng buto na nabili ko. So tumubo silang lahat. Ngayon, pagdating naman sa fertilizer, habang lumalaki ang mais po ay mangangailangan ng medyo mataas na porsyento ng nitrogen. So pag habang lumalaki, mas maganda na bigyan siya ng counting urea at samahan na rin ng triple 14 para kumpleto yung kanyang matatanggap na nutrisyon. So sa paglalagay naman ng fertilizer, medyo malayo po ang lagay dapat, huwag itatabi sa kanyang puno. So pwedeng dito maglagay 2 inches or 3 inches away from the main stalk ng mais. Sa ganitong posisyon, pwede rin dito sa gitna, pwede dito. So ang paglalagay naman po, kung ikakalat halimbawa, tigli 5 butil lang dito sa bawat butas. 5 butil, and then 5 butil uli dito para lahat ay ma-cover niya. Huwag lang ididikit sa stock dahil baka mamatay ang kanya mga bata pa na ugat. Gawin lang ang pag-fertilize sa kanya every 7 to 10 days. At tuloy-tuloy na po yun hanggang sa siya ay lumaki. Ito naman ay mais na itinanim ko isang buwan na ang nakakaraan. So meron akong 2 container na unang itinanim. Actually po ito tigalawa, pero medyo dinapurak ng aking alagang pusa. Ito siya, oh. Ayan. Yan ang culprit. Ito. Dinapurak. Itong isa nabali, pero nabuhay pa naman. Yung isa dito talagang namatay na siya. Okay, so ito, isang buwan na ang edad niya. At doon sa isang buwan na yon, every 7 to 10 days, pagsibol niya, after 1 week, ay nilalagyan ko na siya ng fertilizer. So ito na ngayon ang progress ng aking mais after 1 month. Dahil ang size ng container ko dito ay approximately 4 gallon lang siya, so ideal lang talaga ang isang puno ng mais para makalaki siya ng maayos at hindi siya mabansot. So nilagyan ko silang 2 para makapili kung alin ang bubuhayin ko. So tamang-tama naman, namatay yung isa dito. Ito naman ay nadisgrasya ng aking pusa. So malabo na rin ito magtuloy. Yung paghihintay para makapag-harvest ayon sa kanyang pakete ay 65 to 75 days. Pero ito po ay assuming na nakatanim sa lupa ang mais. Pag nakatanim po kasi sa lupa, ay syempre mas mabilis siyang bumulas. Pero dahil nakatanim siya sa container, medyo matadagdagan po ang araw nito. So halimbawa, ito ay isang buwan. Mangangailangan to ng isang buwan pa bago mamulaklak. At more or less, another 1 month para makapag-harvest ng kanyang bunga. So in another 1 month siguro ay magbibigay ako ng update tungkol sa progress ng aking mga tanim na mais. Sa ngayon ay wala pang insekto na dumadapo or kumakain sa mga dahon ng alaga kong mais.
So hindi pa ako makapagbigay ng konkretong pwedeng maging solusyon, pero ayon sa aking mga nabasa, sa aking na research, ay pupwede pa rin gamitin yung palagi ko nang ginagamit sa aking halaman, yung isang kutsarang dishwashing liquid, ihahalo sa isang litrong tubig at sasamahan ng isang kutsarang mantika or neem oil. Yun po ay isa sa pwedeng gamitin. Pero dahil hindi pa nga tinatamaan ng peste or ng insekto ang aking alagang mais, ay hindi ko pa siya nasusubukan talaga ng lubusan. Sa pwesto naman ng mais, dapat po siya ay nasa full sun. Kailangan po ng araw na siya ay ng araw ng mais na siya ay naarawan sa maghapon. So, medyo babagal po ang paglaki niyan pagka hindi siya nakakatanggap ng liwanag ng araw ng less than 4 hours halimbawa, no? Medyo babagal talaga ang paglaki. Mas maganda mga 6 hours pataas ang maibigay sa kanya na liwanag ng araw. Kadalasan ang kinakain ng peste or ng insekto ay ang mga murang dahon ng mais. So dito niya makikita sa loob. Kadalasan yung murang dahon ang uumpisahan. So yan po ang ating episode tungkol sa pagtatanim ng mais sa container. Maraming salamat po sa panonood. At kabayan, kung hindi ka pa nakasubscribe, iniimbitahan kita mong subscribe sa channel para sa mga gardening videos na pwede mong matutunan. Again, maraming salamat po sa panonood and hope to see you in my next videos. Bye-bye!